Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa Cafe Gracie at magkakape ako. Ngayong araw nito, bibigyan ko din kayo ng tips kung paano maging isang mahusay na YouTuber or vlogger. Pero hindi ko sinasabing isa akong magaling na YouTuber. So, magbigay lang ako ng mga tips na sa palagay ko makakatulong sa mga gustong maging vlogger. Sa pananaw ko lang naman yun, hindi naman sa sinasabi kong magaling ako. Nasa sa inyo naman yun kung paano kayo magiging magaling na vlogger or YouTuber sa paraang gusto nyo. So, simulan natin. Okay guys, number one para sa akin ay be original. Ayun, kasi pag original ka, mas maraming susuporta sa'yo ng mga raw na subscriber. Yung hindi mo na kailangan magmakaawa or mamilit para lang isubscribe ka nila. Isinubscribe ka nila kasi may nakita silang kakaiba sa'yo or nagustuhan nila yung content mo. Original, sabihin na natin kung saan ka magaling, yun yung ipakita mo. For example, magaling ka magsayo, edi gumawa ka ng dance lesson sa YouTube, ganun. Magturo ka or ipakita mo kung gano'ng kagaling sumayaw, kung gano'ng kagaling kumanta, di kumanta ka. And then, syempre kagaya lang ni Darans and Miana na sobrang successful nila ngayon sa pagbablog nila sa, kasi ang galing nilang sumayaw. And then, kung magaling ka naman kagaya ni, syempre, Lloyd Cafe Cadena, ayan na, sobrang tataas na ng mga yan. Ang dami na nilang followers sa YouTube. Kasi sobrang nakaka-entertain yung mga ginagawa nilang vlog sa YouTube. So, ayun. Original na original siya pagdating sa ganun. Yung mga ginagawa niyang luto ba ninat or something. Huwag na natin gayahin yung kasi ibigay na natin yung kay Lloyd. Yung, di ba nga sa buhay ng squatter yung mga binablog niya, sobrang relate yung marami kasi sobrang nakakatawa si Lloyd. And then yung Jamil, original na rin sila dyan. Sino pa bang mga tinitingnan natin mga YouTuber? Sila Will Dasovich, si Aloja, si yung asawa ni Ann, si Erwan na ang binablog niya is for travel. Tapos hanga din ako sa mga nagre-reviews. Kung ikaw ay techie na person, di sige mag-review ka ng mga cellphone. Sulit tech review, ganyan. Si Clara the Third, isa rin yan sa mga pinapalo ko sa YouTube. Kasi yung mga napupulot ako at natututunan sa kanya. And then, kung magaling kang mag-advise, sige mag-advise ka. Basta lahat, gawin mo. Basta, pwede naman din maging manggaya. Pero, medyo pakita mo yung natural na ikaw, yung totoong ikaw. Mali mo, diba? Ikaw yung mag-iba ng mundo or magbago ng trend. Parang si Main Mendoza na binago niya yung trend. Aminin nyo, nanood kayo ng Aldab. Kasi, diba, bigla siyang umusbong kasi sa pagiging original niya, hindi siya ng gaya. Sarili niya, minar siya ng Dabber Cuts kasi nagpakatotoo siya. Ayun. Paano pa ba ang isang original? Huwag mong ipilit. Siguro kung hindi ka naman magaling magpatawa, huwag kang mag-trying hard na magpatawa. Kung ano lang yung flow ng content mo, yung ano mo lang, kung saan ka magaling, siguro ma-appreciate ka naman ng tao. Sige, diba? Pag nagsisimula ka, napakahirap mag-gain ng subscribers. Subscribers, yun, diba? 100 nga, napakahirap yun pag lalo't hindi ka naman sikat. Diba? Parang ang hirap mag-gain ng subscribers. Ayan, so dumating na yung pagkain ko. Sobrang init daw nga, huwag ko daw hawakan. And then, siguro number 2 para sa akin is para panoorin ka ng mga subscribers mo. Dalawa lang naman siguro yun. Dapat may entertainment silang makikita sa pag-vlog mo. May entertain sila, syempre, di ba? Sa loob ng 5 minutes or 10 minutes, nakakainip yun kung puro paulit-ulit yung sinasabi mo at walang katuturan. Syempre, hindi nila tatapusin yun, lalo na kung may mga commercial-commercial ka pang ganyan, AdSense. And then, syempre, informative. Yun, para sa akin, kahit hindi ka masyadong entertaining, minsan, syempre, kagaya ko, hindi naman ako nakakatawa, hindi naman din ako sobrang nakaka-entertain magsalita.
informative, kailangan may mapupulot o matututunan sa yung mga subscribers or manunood sa iyo kasi 'di ba? Paano ka ba nila papanoorin, 'di ba? Sa title mo pa lang dapat catchy na siya, yung informative, kagaya ng halimbawa yung nilagay kong title dito is paano ba magsimula ang isang vlogger, paano yung mga tips, do's and don'ts ganyan. Hindi naman ako pro pero para lang sa akin kasi bilang mahilig talaga ako manood ng mga vlogs, di marami akong nakikita na oy, ang galing ni ganyan sa ganun, ang galing ni ganito, parang nakakatouch siya, di ba? Kasi ako bata pa lang, pangarap ko na, di ba, maisulat yung buhay ko sa MMK bilang drama ganyan. Parang gusto ko lang ba maka-inspire or yung parang may mapulot sila sa buhay ko, di ba nga? Yung mga YouTuber na nasa taas na ngayon, sobrang sikat na sila. They were blessed to be given the opportunity na ma-express nila yung sarili nila. Sarili nila sa public, and then na-appreciate sila ng tao, minahal sila. They were so blessed. And now, tayo naman yung nagiging blessed pag may napupulot tayong aral sa kanila, diba? Parang gano'n. Sa kanila nga pag... Isa pa, isa pang tip, pag bago ka daw YouTuber or bago ka nag-vlog, syempre parang hindi ka sanay na titingin lang sa lens ng camera, diba? Syempre, nakatingin ka sa screen, pero dapat daw, tingin ka sa lens. So parang kausap mo yung mga nanonood sa'yo. So, syempre, sino ba naman yung gusto yung nagkikwento ka, tapos hindi naman nakatingin sa'yo yung kausap mo. So, tingnan nyo siya sa mga mata. Ayun, ganon. Parang eye-to-eye contact. Relate kayo nang parang nag-uusap, parang nagkikwento ang lahat. Yun. And then, number 3, syempre, dapat pag YouTuber ka or vlogger ka, syempre, dapat malakas yung boses mo para naiintindihan ka nila at naririnig ka nila. Hindi naman pwede, syempre, yung bubulong-bulong ka dyan sa hangin. Parang, nahihiya ka? Di, syempre, kung nahihiya ka, sige, mag-vlog ka sa loob, wala nang magsasabi na, sige, sa labas ako mag-vlog. Pwede naman sa loob, kung hiyang-hiya ka, di, dun ka sa kwarto mo, mag-setup ka doon, dun mo ilabas lahat ng feelings mo, yung gusto mo i-express, i-share sa mga manonood sa'yo. Pero syempre, dapat pag YouTuber ka, lakasan mo yung boses mo, kasi ano yun, parang, hello, itong vlog ko na to, para makinig yung mga bingi sa kapitaya, para sa kanila tong vlog ko. Ganun, di ba? Syempre, parang kailangan malinaw yung boses mo para maintindihan kanila. Naiinip na ako sa pagkain ko. Sino ba yung drinks ko? Ayun guys, hindi naman kasi ako. Ayan, natuloy ang camera. Hindi naman ako kasi ganun kagaling na vlogger. So, ngayon pa lang ako nagsisimula. Gusto ko lang i-share yung thoughts ko sa inyo. Siyempre, ayun pala tip number 4 pa. Kung rich kid ka naman at may pambili ka ng mga equipment, ganyan, yung mga mamahaling camera, sige go, bilhin mo. Siyempre, iba pa din yung meron kang mga equipment na pang malakasan. Siyempre, kahit saan ka dalhin, kahit anong klaseng i-vlog mo, kung sportsman yan, siyempre, malaki yung laban mo, kung ang camera mo ay pang malakasan. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman at hindi mo pa rin naman alam ang i-content mo, hindi ka pa sigurado, siyempre, para ma-practice ka at mag-try ka, try mo lang sa cellphone mo, kahit anong gadget, kung maganda naman yung content mo, talaga naman panonoodin ka nila, diba? Ayan lang, guys. Magbutin ako. Ang pagkakas yung drinks ko. Ito lang sa Cafe Gracie ito. Masarap yung pasta nila. Pinatingnan ako ng mga Taiwanese dito kasi nagsasalita ako mag-isa pero wala akong pakialam. Okay. Okay, tip number 4. Number 4 na nga ba? Number 5, nakalimutan ko. Kung hindi ka naman din sikat o famous na tulad nila Alex Gonzaga, Will Dasovich, Lloyd Capicadenal, yan yung mga tinitingnan ng YouTuber na kahit anong gawin nila, kumain sila sa bahay, magmukbang sila dyan, talagang panonoorin sila kasi meron silang mga subscribers na ipundar na nila yan, no, ng todo-todo, pinaghirapan nila yan. Pero ikaw, kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang mag-vlog ng tungkol muna sa sarili mo. Ang i-vlog mo muna yung mga paano ba, yung mga trend, yung mga uso. Syempre, kaya kanila panonoorin kasi may matututunan sila sa'yo or catchy yung
content mo. Kasi, ano, hello, sino ka ba naman? Sikat ka na ba? Siyempre, okay, paminsan-minsan, okay lang na magdag ka. Yung kung sa sarili mo, para makalala ka na. Pero habang nagsimula ka pa nga lang, kailangan mo muna mag-earn ng subscriber. Diba? Kaya, huwag muna puro sa sarili mo. Kasi, hindi ka pa sikat, hindi pa sila interesado sa buhay mo. Aminin natin lahat yun. Panonoodin ka lang nila pag sikat ka, kahit anong kaek, pag gawin mo dyan, kumain ka ng balot, susuportahan ka nila. Kahit may sinaw ako, ano, ilalaban ko to. Kahit nag-iisa lang yung strip ng bacon, meron ko namang malalasahan na mga pork, butter pork. Harap siya. Babalik ako dito. Kasama ko si Jade. Kain kami dito. Tahimik pa yung lugar. Walang masyadong mga yanip. Siyempre, kung nag-vlog ka, nahiya ka sa mga kapwa mo Pilipino. Bali na nang check why makapanood sa'yo dito sa Taiwan. Hindi ka nila pagtatawanan. Kasi siyempre, wag ka pa Pinoy mo. Alam mo naman yung mga yan. Daming sinasabi. Daming comment. Daming mga ma-issue sa buhay. Sinisiraan ko yung mga kapwa ko Pinay. Pero yun na yung ngayon. Mga may issue tayo. Aminin natin lahat yun. Sarap. Yung nga pala yung ginagamit ko ngayon pambablog is cellphone lang. Kasi hindi ko wala akong dalang tripod. So, ito hindi ko magamit yung camera ko. Pero mag-video sa akin, tapos yung dala ko pang lens is 55mm. So, close-up na close-up sa mukha ko. Wala naman akong dalang microphone. So, useless lang din siya. Pang-picture ko na lang siya mamaya pang ako ng big city. So, ngayon, enjoyin ko muna yung pagkain. Gagabihin na ako. So, balik tayo sa topic. Yun, stick tayo doon. Lit lang nga. Enjoyin ko lang tong pasta. Balikan ko kayo. Ayan. Gumating na yung drinks ko. Ayan, dumating na yung drinks ko. Ayun pa. Ito ba tips? Nanari kasi kung alam kasi nag-aabang lang din ako nung mag-subscribe sa akin sa mga matututunan, sa mga binagsasabi ko. Ayan. Habang nag-tips ako, magmukbang na rin tayo. Masarap yung chocolate nila. Walang pa istro, kutsara siya. Kasi nga, estrolis na sa Taiwan. Sarap, chocolate ko. Sarap. Pagpunta kayo sa Taiwan, puntaan nyo to, Cafe Crazy. Relaxing, saka ang linis, ang bango. Ngayon, balik tayo sa pagkain. Mamaya pag hindi na ako pa. Basta yun, siguro. Kasi alam niyo naman yun, bilang nanonood din kayo sa mga YouTuber, makakita niyo naman at mararamdaman niyo kung sino talagang gugustuhin yung panoorin na uubos kayo ng oras panonood ng mga content nila. Siyempre, diba? Nga din ako sa mga vlogger na may sila na nag-iisip ng content nila, diba? Yung iba kasi may taga-isip sila, or yung iba, ang focus nila is yung pagbibigay ng mga advice, or pagkikritik, paupo-upo, manonood ng video, magkakaroon ng review, ganyan, di ba, kumikita na rin sila sa pagandang-ganan. Nakakaroon sila ng sponsor. So, ang dami na kasi nagtitrain mag-YouTube ngayon. Kahit mga artista, pinasok na nila yan. Parang, di ba nga, nagkaroon pa ng issue, bakit pati pag-vlog, papasokan ng mga artista. Pero para sa akin naman, hindi naman siguro negative yon. Kung gusto nilang mag-vlog kasi sabihin na natin na hindi sila mahihirapan makagain ng mga subscribers and followers, pero syempre, di ba, bago sila nag-artista, dumaan sila sa mga proseso, pag-audition, pinaghirapan nila yung mga nakakilala sa kanila. So, parang ganun din sa atin, bago tayo nagkaroon ng mga subscribers na ganyan, pinaghirapan natin nila. So, deserve din nila kung magkaroon man sila ng million views and followers. Ayun, parang hindi, maganda pa yan kasi nagdadala sila ng audience sa YouTube. So, ikaw, pwede ka rin madaanan ng
views ng mga nanonood sa kanila. Kasi diba pag maganda yung content mo, maire-recommend ka ng YouTube sa gilid-gilid yung dadaanan, pwede maklik nila, diba? Chance na magustuhan din nila. Nasa sa'yo naman yung kung ipo-follow ka nila. Ano pa ba? Thank you.